Hello guys! Welcome again dito sa aming YouTube channel. Sa puntong ito, ibabahagi ko yung mga iba't ibang trivia tungkol sa buhay, sa gobyerno, sa mga bansa at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na may matututunan kayo. Unahin natin yung isang punto na nakalimutan kong ibahagi doon sa episode ng Bandanas Doctrine na kung tawagin. Ayon kay Governor Dodo Mandanas, mahigit 1.38 trillion ang kabuuan na halaga na hindi naibigay ng national government sa mga local government units. Ito yung mga lalawigan, mga syudad, munisipyo at mga barangay. Kung susumahin sa loob ng mahabang panahon mula 1992 or mula nung ipatupad ang batas ng Mandanas Doctrine noong 2004, nung naipanalo niya yun sa Supreme Court, hanggang sa panahon na i-implement na ng DILG sa pamamagitan ng approval ni Pangulong Duterte ngayong 2022, mas may isang paraan para maibigay yung kabuuang halaga na 1.38 trillion sa local government units. Ang sabi ni Governor Mandanas, isang simpleng paraan ay sa pamamagitan ng pagdodoble ng halagang nakakamtan ng mga LGUs, kung halimbawa 10 billion ang natatanggap na halaga every fiscal year, doblehin mo lang yun at magiging 20 billion more or less every year at yun ay magiging eksakto sa mga hindi natanggap na mga pera na dapat sana ibinigay na ng dahil sa Mandanas Doctrine ito. Yung kabuang 40% na sinasabi niya ay may patutupad kung gawin ng national government yung ganung proseso para hindi naman mahirapan masyado ang national government. Pero sa puntong ito, ang desisyon pa lang ni President Duterte ay maibigay ang kabuang 40% every year doon sa mga local government units, pero yung utang na 1.38 trillion ay pinag-iisipan pa ng gobyerno. So punta tayo naman sa religion. Alam nyo ba na may isang santa na ang pangalan niya ay si Saint Rita of Cassia? Si Saint Rita of Cassia, nung siya ay pumasok sa Augustinian Sisters, hindi siya basta-basta agad tinanggap sapagkat ayon sa Mother Superior, may edad na siya at parang sa tingin ng mga namumuno sa kongregasyon na yon, hindi para sa kanya ang kanilang tinatawag na charism. So para hindi makapasok sa Augustinian congregation na yon ng mga madre, si Saint Rita of Cassia, ang ginawa sa kanya ng Mother Superior, binigyan siya ng isang trial or challenge na imposible in human perspective. Ang pinagawa sa kanya, ipinatanim sa kanya upside down o pabaliktad ang mga rosas. At ang isang kondisyon ni Mother Superior, kapag namulaklak ito, tatanggapin niya si Saint Rita. At sa sobrang pagmamahal ni Saint Rita na makapasok sa kongregasyon na yon, nagdasal siya ng taimtim, humingi ng tulong sa Diyos, at lo and behold, one winter time na mulaklak ng pagkadami-dami, pagkapula-pulang mga rosas, ang mga itinanim na yon ni Saint Rita. Noong isa na siyang ganap na madre, humingi siya ng isang sakripisyo sa Diyos. Sabi niya kay Jesus Christ, kung po pwede, ibigay sa kanya yung isang tinik na sinoffer ni Jesus Christ nung siya ay ipinako sa krus at saka nagkaroon ng time na lagyan siya ng koronang tinik ng mga Jewish soldiers. Tapos pinagkaloob yun ni Jesus Christ, kaya kung makikita nyo, may isang sugat sa ulo ni Saint Rita at saka may rose doon sa gilid nun, tanda ng miraculous planting of the roses upside down na ginawa niya, na ipinagkaloob sa kanya ni Jesus Christ.
So si Saint Rita din ay isang santa na kung tawagin natin ay Saint of Impossible Cases. So yung mga tao na may